Sa apo natin for today para gumabay sa ating discussion si Dr. Sunny Viloria. Siya po isang integrative medicine specialist. Siyempre, Doc, hindi naman overnight bumabara yung ating puso. Kaya let's start from the beginning. Paano ba nagsisimula yon? Over time, nakapal, kumakapal yung taba. Taba ba yun? Actually, kasama yung taba, no? Combination ng taba, masebo, mamantika, matamis at maalat. Ang tawag doon ay atheromatous plaque. Kaya maraming pag nagkakaitan nakita sa x-ray, ay meron akong atheromatous plaque. Oh. Kasi yan ang nag-umpisa magbara sa pinakamalaking circulation. Pero you have to analyze it. Bago magbara sa malaking circulation, mag-umpisa yan sa maliliit, which are at the tip of the fingers. So mga ilang taon bago mag-manifest? It can be dekada. Decades, ano? Yes, it can be dekada. Kasi hindi naman yan, kumain ako ng sinigang na nagmuka ng taba sa tanghalian na yung bukas, bara. Hindi gano'n. No, hindi gano'n. No? In fact, mas mabilis magkapataas ng presyon kapag maalat ang pagkain natin kesa sa taba. It takes days bago manifest yung taba. Pero yung alat, right away, tataas ang presyon mo. So, mali pala yung konsepto natin na ang kumapal doon, lahat ng kinain natin barbecue lechon, hindi rin. Pati maalat, kasali dun sa layer na yun. Yes, oo. So, common yan sa diabetic. At the same time, yung alta presyon, lahat yan common. May sodium, at saka may matamis, at saka, kasi may component ka rin, lumalapot ang dugo eh. So, dalawang bagay yan. It can be vasoconstriction, pagkipot ng daloy yung dugo, at paglapot ng dugo. Parang sinasabi niyo, iba may karamdaman na to begin with, kaya lumalapot yung dugo. Pagkain, may karamdaman, nasa lahi rin. Yes, kasama yun. Kasama, kunwari. Kasi isipin mo, minsan pare-pareho naman kayo kinakain na bawal, pero yung isa, nagkakaroon ng pagbabara. Yes, at saka meron din term na minsan pinanganak ng ganyan eh. Ang term din, familia hypercholesterolemia. Kasi magtataka, bakit naman hindi ako kumakain mataba? Pero meron pa rin akong cholesterol sa katawan ko. Pwede po bang walang sintomas na may pagbabara na sakit? At the start, maaaring wala. Habang manipis pa siya. Yes, kasi pero, nakakadaloy pa yung dugo. Pero the moment na restricted na yung daloy ng dugo, saka ka lang may mararamdaman. Yes. Anong mga ugat dun sa puso do? Kasi di ba yung katawan, saan katiyan ba yung ugat niyan? Mula paglunok mo pa lang, may mga ugat na dun. Bakit dun sa puso yung concentration ng plaque? Ba't hindi sa ugat mo sa paa? Yun ang kinikwento ko kanina. Bago magkaroon ng bara dun sa puso, on the other parts of the body, katulad sa tip of the fingers, no? Maaring nagde-depend, kasing laki ng sinulid yung circulation dyan. So, maaring at the start, maaring may namamanhid, nangangalay, those could be signs na unti-unting nagbabara na. Pero yung aorta, yun ang pinakamalaking blood vessel, common yan, lalo sa nagkakaedad. Kasi, ulitin ko yung term doon, bago magkaroon ng bara sa malaking circulation, mauuna sa maliliit. So hindi mo lang namamalayan na unang napuno, una bara, yung maliliit na blood vessels. Tapos hanggang umabot na ngayon sa pinakamalaki. Yes. So marami-rami yung maiipon eh, bago kumapal at aabot sa puso. Kaya pinataon. Ang tanong niya kasi, bakit nahuli sa puso? Kasi continuous ang pag-pump ng puso eh. May exercise, kaya may tendency lumabas. Unfortunately, masyadong lumapot na yung dugo, kaya nagte-tend mag-deposit na. So kahit nag-exercise yung isang tao, kasi yung case study natin, hindi man yung mataba, medyo payat pa nga siya, hindi mo ba? Kahit nag-exercise ka through everyday work, kakyat panahog, hindi pa rin solusyon na matutunaw. Hindi pa rin. Pagkatapos, depende on the age eh. Kapag kasi nagkakaedad tayo talaga, may tendency hindi na maganda yung not only pagdaloy, di ba? But rather, yung consistency ng blood vessel natin. Ideally, ano, rupok? Rumurupok? Hindi rumurupok, no? Ang pag sinabing consistency, ang dapat ang blood vessel natin para siyang rubber, expandable. Pero kapag nagkakaroon ng mga deposit ng ganyan, nagkakaroon siyang parang plastic. So, kapag naging parang plastic lang, matigas, may tendency lang to have the hypertension and other heart condition. So, kung ang tanong natin, sino-sino yung at risk? May yung edad. Mga may edad. May edad. Nasabi mo na may edad. Yun. Pangalawa, yung obese. Siyempre, most of them mataas ang cholesterol. No? Okay. Pangatlo, ikaw ba'y nagsisigarilyo? Pang-apat, yung uri ng pagkain mo. Okay. Pang-lima, sabihin natin may diabetes. Pang-anim, it could be matagal ka na bang may hypertension. Those are the common factors. So, ang isa lang doon na hindi mo kontrolado yung edad,
at yung lahi. Mm-hmm. Kasi parinigrilyo, kontrolado mo. Yeah. Pagkain, kontrolado mo. Ehersisyo, kontrolado mo. Sobrang stress, kaya mo kontrolin yan. Ang healthy diet, kaya mo rin. Yeah. Actually, yung sa pagkakaedad, medyo mamamodify pa yun. Kaya importante, kapag nagkakaedad ka, may kasamang exercise. Akala ko, yung okay, edad pwedeng hindi magdagdag. Oh my God. Kasi Ate B, kaka-35 lang. Ah, ganun? Oo. 24 nga. Hindi ako, 30 lang ako. Ay, oo naman. Susuportahan kita dyan, Dok. Yung kanina yung hingal na banggit natin, yung case study natin, hinihingal siya. Ano pa ba yung sintomas? It can be paninikip ng dibdib. It can be parang palagi nangangalay, kaliwang braso. Ay, pangangalay pa. Oo, namamali pangangalay. Kaliwa, kaliwa. Oo, kaliwa. Okay, ano sige, tuloy mo. And then, it can be palaging nahihilo o what do you call this? Nanghihina. Parang fatigue ang feeling mo. Fatigue, yes. So, pwede siya ma-mistake for another, kala mo pagod ka lang? Pwede yes, it could also be. No? Kasi kaya ganun, kinakapos na yung oxygen yung puso. Mm. Walang dumadaloy na oxygen. How long na ganun po yung mararamdaman ng pasyente? Dapat ba chronic na ito? Huwag mo na pagdating sa chronic. Kasi pag naging chronic ka, anytime pwede kang atakayin sa puso. Yeah. Because ang top killer disease in the world right now is cardiovascular disease. Yeah. It can be stroke or atake sa puso. Kaya ako, once may naramdaman ka na, 2-3 times na ulit, punta ka ng cardiologist. Pero ano ba talaga yung kaya o na normal? Alimbawa yung first to second floor. Mm. Dapat, pag normal ka, kaya mo yan, hindi ba? Yes, oh, sa inang dating kaya dapat natin. Hindi ka dapat hinihingal ang umakyat ka from first to second floor. Yeah, oh, kahit first yung pag-akyat ng MRT, merong hinihingal na dun eh. Eh, mataas yung MRT yun. Depende. Oo, mataas yung MRT, may mga stations na mataas. Pero kasi minsan talagang pag healthy, kaya nila eh. Lalo na yung banat sa exercise, kaya nila. Oo, yung kilometro, ilang kilometro ang kaya nakarin ng normal na tao na hindi siya dapat hinihingal? Depende sa edad. Depende sa edad. So kung middle age kagaya natin. Kagaya middle age ba tayo? Oh, middle age tayo. Oh. So mga ilang kilometro ang kaya mong lakarin? I would say siguro mga 1 kilometer lang. Kaya 'yon. Na hindi ka hinihingan. Hindi ka hinihingan. Oh, okay. Anyway. Okay. Eh, pero mas maigi, Ate B, magpa-check up sa doktor sa ating pagbabalik. Alamin natin kay Doc. Ano yung test? Uh-huh. May test yung Doc, di ba? Okay. Doc, ano yung pinaka-basic na test na ginagawa para ma-confirm kung may problema po sa puso? The cheapest yung ECG. Cheapest? Oo. Yun ang unang-unang ginagawa. Tinitingnan yung daloy ng kuryente. Then second is the 2D echocardiography. Tinitingnan naman yung daloy particularly ng dugo itself. Ano ibig sabihin ECG? Echocardiogram. Cardiogram. Anong chinecheck doon? Anong? Kuryente. Daloy ng kuryente. Yan nakikita natin ngayon. Okay. So yan yung ECG. Mm. Yung next is the 2D echo. 2D echo, tinitingnan naman yung daloy ng dugo sa puso mismo. Mm. Okay. And then meron kang angiogram naman, tinitingnan kung anong parte ng puso mo ang may bara. And then meron ka rin stress test, tinitingnan yung capacity ng puso mo and particularly, meron ka rin heart scan. So lahat yun gagawin para malaman kung may sakit ka sa puso? It depends. Most of the time, hanggang angiogram lang eh. Kasi medyo patas, medyo mahal na yun. Hindi ba pwedeng angiogram na lang, wag na yung iba? Pwede din. Kasi medyo mahal. Kasi kapag highly suspected na talaga, minsan dinidiretso na or emergency. Pwede din. Oh, okay. So, pwedeng mamili yung pasyente o yung doktor yung ayon? Siya magsasabi kung ano mas nababagay sa kanya. Depende sa sintomas na makikita. Okay. Yung stress test, ito yung patatakbuhin ka. Sa Ayan. May video tayo. Ilang oras yan daw? Hindi naman oras yan. Depende sa capacity yan ng pasyente. Kasi minsan hanggang stage 1, talagang may depression na. Hanggang stage 3, depende. Oh, hindi siya inabot. So, minuto lang? Minuto lang. Oh, ang sinusukat dun yung stamina? Yung function or sabihin natin yung lakas ng kanyang puso. Oh. Kung makikita dun tumitama, di ba meron silang babat na yun doon sa Para it's combination also of yung ECG at saka... Anong speed nun natin, B? Nakaranas ka na ba niyan? Gaano kabilis? Anong speed mo? 9, 10 sa depende. Treadmill? Depende kasi sa ano eh. Halimbawa, kapag mga may edad na, mabagal talaga mag-uumpisa yan. Tapos so naka-incline. Incline pa. At saka kung symptomatic na yung pasyente, hindi ka dapat naka-incline kagad. Mabagal lang yan. Kasi just imagine, yung sinasabi niya pag-akyat kagad eh,
hirap na hirap na, definitely hindi ka pwede magmabilis. So nakakabit yun, makikita yung heart rate mo. Mm-hmm. Kompleto lahat. Kung napapagod yung puso mo. No. At ito, 100% na reliable na ito. Kumbaga, yes, oo. Indicative na may problema. No. Wala po palang ano, akala ko may parang iinumin kang liquid. Alam mo yun, yung parang sa pag-plug. Oh, parang, hindi, parang pag-plug yung kusina, yung lababo mo. Mm. Uminom ka, so, madidikla. Oo, wala bang ganung gamot? Merong gamot, yung usually nitroglycerin na nilalagay sa ilalim ng tila. Halimbawa, bumikat yung dibdib, right away, pinabilagay sa ilalim ng tila. Magkano yun? Magbabasodilate yun. Ano yung gamot na yun? At saka pwede ba nitroglycerin? Yung... Is it over the counter or dapat no. reseta din? Usually, reseta din yung doktor. Reseta ng doktor. Mm-hmm. Yung aspirin, di ba? May parang iniinom daw yung aspirin. Ang aspirin kasi, pampalab ng dugo. Again, kaya kayo nagkakaroon pagkipot ng ano ng sirkulasyon, dalawa, ulitin ko ano, paglapot ng dugo, which is secondary sa maalat, matamis, and mataba. Kinain. Pangalawa na, naman is yung vasoconstriction, pagkipot ng dugo. Yung sinasabi natin lalagay sa ilalim ng tila, it helps na vasodilate, paluluwag yung dalo yung dugo. Pero sa iyo, pag may pasyente kang ganyan, anong rekomendasyon mo? Operahan ka agad? No, hindi. Ano dapat? To tell you honestly, no, may mga pasyente kang mukha sa kanya, no? Pari pa, ilan yan nagsabi, Doc, isang taon lang akong minum ng apple cider vinegar, nawala yung bara ko sa puso. Mm. Ganun lang kasimple. So, depende yan siyempre sa lifestyle eh. Halimbawa, kahit gamot ka ng gamot, inom ka ng inom ng gamot, hindi ka rin, ganun pa rin pagkain mo, kulang ka pa rin sa exercise. Hindi rin makakatulong. Bukod po doon sa nabanggitin yung apple cider, ano yung mga pwede inumin para makapagpa-lab now, makatulong sa sirkulasyon? Actually, mga citrus fruits can help. And then second, avoid as much as possible ay malamig na inumin. Why? Kasi may tendency siyang mag-vasoconstrict. No? Example, bumili ka isang kilong karne. Pag nasa ordinary temperature, makikita mo yung karne, malapad yung volume. Pero once you put that sa freezer, liliit yung volume ng karne. So lahat doon ang nag-iipit. Pero bigyan mo ng bigyan yung pasyente ng anything na mainit, it will help. I'm sure lahat ng pasyente may sakit sa puso, it will really help. Mainit palagi. Okay. So, yun ang pwede mong i-take. Tapos ano pang pwede mong i-treat sa sarili mo para maiwasan mo yun or matanggal yung constriction sa loob ng katawan? I mentioned about garlic. Garlic is, these are natural na bawang, sibuyas at luya, meron siyang component ng pampalabnaw ng dugo. So, didikdikin? Hindi, ano? Sa ulam. Ah, okay. Mas marami okay. Itong ulam na may ganun, mas it will help. No? Second, may mga supplements available right now which has the vasodilating effect pagpaluwag ng talo yung dugo. So, kagaya ng case study, uminom siya ng acai berry. Yes. Ano meron dun? Anthocyanin. Anthocyanin is a component na nagpa-vasodilate, pampaluwag ng talong dugo, at meron siyang component din na nagpapalabnaw ng dugo, which is essential fatty acid, omega-369. Oo, pero yung case study natin, I suppose, tumigil na rin siya sa kakakain ng mga masisibong pagkain. Mm-hmm. Nga, o nagtuloy-tuloy pa rin siya kasi meron naman siyang acai berry. Yeah, alam mo, nakita ko, no, kapag minsan may dumating sa pasyente ko, ganyan pakiramdam, painumin mo kagad ng acai berry, 1/4 cup, in few minutes, mawala yung paghihirap niya sa hininga at sa kaluluwag ng dalo. Dahil? Because of the anthocyanin na component, immediate ang effect niya. Kaya sinabi ko niya, meron nilalagay sa ilalim ng tila, kapag may naramdaman sa dibdib, binibigay, no, ischemic heart disease. Pag nilagay mo sa ilalim ng tila, mga 2-3 minutes, mawala yung, ano, yung constricting effect. The same way sa acai berry. Hindi, pero yung sinasabi mo na nilalagay sa dila, that is a chemical. Chemical. That's right, yeah, synthetic chemical. That's for emergency. Yung isa naman, yung liquid naman, natural yun. Mm, natural. So, ibig sabihin, sa kapaligiran, pwede kang maraming makukuha na makakatulong kapag baradong ugat sa puso mo. Well, actually, ano, hindi nyo alam siguro yung bignay. Alam ko yung bignay. Yung bignay. Parang berry. Bignay. It can help also your heart particularly. Oh. Pero Doc, ano to? Kasi syempre ayaw natin makakonfuse sa mga viewers natin. Yeah. Kung sinabi ng doktor na kailangan ka ng gamot, an operasyon, hindi pwedeng mag-natural pag ano? Tapos sinabi well, ganito, no? Kasi pag dumating sa akin yung pasyente, hindi ko naman sinasabing right away yung binigay ng doktor mo, stop mo. Pwede natin isubay because it's a supplement. Eh. Ngayon, ang pasyente, siya mag-ano, abay, nung nagsusupplement ako, mas nakakatulong. It can help. Mm-hmm. Pero kung talagang he comes to the points na talagang hirap-hirap na, we have no choice. We have to go down. Talagang operahan siya? Yes. Pero gaano karami bang iinumin? Kung hindi ka aabot sa operasyon,
ano yung dosage noon, no acai berry? Acai berry, for example, mild lang nararamdaman mo or talaga na-diagnose na ka lang, you can take 2 tablespoons 2 times a day. Mm. Pero kung halos everyday may nararamdaman ka, I give as much as 1/4 cup, 2 to 3 times a day. Oo. Napansin mo ba? Maraming parang pabata ng pabata ang may sakit sa puso these yeah. days. Yeah. Oh. Yung case study natin, hindi naman siya matanda, eh, di ba? Ilang taon ba? Wala because pa siguro 50. Ha? Because of the stress. Dahil stressful ang yes. buhay. Malaking factor yung stress sa atin. So kung gusto mo preventive, wag alisin mo stress. Oh, yan. I have seen so many cases like that, no? Tulog is very important. Kapag kulang ka sa tulog, lalo na may sakit sa puso, may mararamdaman yan. Ang pag-inom ng malalamig na inumin, I keep on reiterating this, no? Kaya minsan may inaatake sa bagyo because of that. Oh. Expects exposure sa malamig. Pero kung wala ka namang sakit sa puso, gusto mo lang yung total... For well-being. Oh, for well-being. Kahit 2 tablespoons once a day will be enough. Or capsules? A capsule, 1 capsule, 2 times a day, once a day. So wala namang difference yun kung ang choice, ang mood mo, capsule or, yes. or liquid? Ang capsule lang, it's more convenient. You can drink it anywhere. Okay. Thank you. Maraming salamat.